Ayan, so guys, tapos na ang ating wheel grade Evangelion. Ayan, kita nyo naman kasi may mga accessories nya, no? Tapos dyan, guys, makikita nyo dito, ayan yung close-up details dun sa Evangelion natin. First impression ko dito, sobrang ganda. Yung details nya, yung human-like details nya, tapos yung proportion nya, ang ganda. So, itong nakikita nyo, wala akong pinaneline dito, wala akong pinin dito, wala akong details dyan. Ang ginamit ko lang dyan is yung decal dito sa shoulder, ayan, tapos yung mga chrome decals dun sa inner frame, then the rest na nakikita nyo dyan na kulay is plastic, ayan. So plus point pala dito sa Evangelion to, guys, yung mga armor part dyan is undergated, so hindi nyo na kailangan masyado maglinis. Tapos yung red marks doon sa may mata, guys, plastic din yon, hindi yung decals. Alright, guys, so articulation naman tayo. Ayan yung ulo niya, up, ganyan. Down, pwede nyo sagad na ganyan. Side to side, wala din tayong problema. Ayan, smooth din yan. Tapos yung shoulder armor niya, guys, may separate connector rin doon. Ayan. Pwede nyo rin move the forward. Ayan. Back, pwede rin. Tapos yung rotation nya dito, guys, wala dito, ha. Wala dyan sa baba na yan. Nandito sa may taas. Hawakan nyo sa violet na part. Ayan. Kasi kung makikita nyo yung design nya is nakaslant yung connector ng plastic. So, pag nirotate nyo siya dito, may chance magpop to. Ayan. Nagpop siya pag doon siya nirotate. Kaya dun dapat siya sa may taas. Tapos tong armor na to, na ilalabas yan para yung arms may out nyo ng ganyan kalayo. Ayan. Pwede rin nyo yung i-forward. Ayan, ganyan kalayo. Back. Ayan. Elbow bend nya okay din. Solid. Ayan. Kita nyo naman ang ganda ng elbow bend nya, no? Tapos, guys, yung arms niya, wala dito yung wala yung rotation dito. I mean, meron siya pero ingatan niyo lang kasi kasama yung taas pag nirotate. Dito niyo siya hawakan. Ayan, pag nirotate niya dapat ganyan. Para siya talaga arms ng tao. Kasama yung labas pag kaya nirotate mo siya. Hindi pwedeng yung mismong kamay lang talaga. Ayan, ganyan siya. May parang laki mechanism siya doon sa arms, sa kamay niya. Kaya hindi siya pwedeng i-rotate basta-basta, magpapap to yung kulay green part na yan. Tapos yung sa waist nya, ito yung pinakamaganda. Bawat isa dyan, guys, separate dyan. Ayan, pwede nyo isagad ng bend. Kita nyo naman, guys, ang ganda ng bend nya. Sobra. The best. Pwede nyo i-crunch, a-crunch, yan. Tapos meron din yung rotation dyan, eh. Pwede nyo i-rotate yan ng konti. Ayan, para sa mga pose. Ayan, tapos yung dito naman, pwede nyo i-kick yung paa niya, ang ganyang kataas. Wala naman siyang armor dun. Back. May rotation din siya. Pwede nyo out nga pala ito. Gumagalaw tong part na to pag in-out nyo yung, ano, yung legs niya. Ayan. Rotation, meron din siya konti. Ayan. Knee bend, then ito gumagalaw tong part na to, pati to. And yung knee bend niya, sa natin nyo, lumabas tong part na to, tapos yung itong part na to naman, pumasok pa loob. Ito, separate ball joint din to. Ayan. Yung pit niya, guys, hindi siya straight na peg yan, ha, yung connector. Naka certain angle siya. So, pag nirotate nyo siya, is pa certain angle din, hindi siya katulad ng Gundam. Ayan. Ganyan siya pag nirotate nyo. Enough lang din pag i-wide pose nyo siya. Sakto lang. Ayan, so gimmick naman tayo. Ayan, syempre yung bibig niya, nabukas yan. Ayan. Ang ganda ng opening ng bibig niya. Medyo loose nga lang siya. Tapos eto, yung hatch nyo sa likod, yung lagay na entry plug, nabukas din yan. Hilahin nyo to, tapos open nyo to. Tapos pwede nyo i-pull up to. Ayan. Kita nyo yung entry plug nasa loob. Ayan yung kulay puti. Ayan.
Ayan, so tingnan natin yung mga accessories niya, ang dami niyang kamay. So, yung kasama niyang kamay, relax open hand, close fist, tapos yung chopping hands niya para sa pose, dalawang dynamic open hand, isang set ng trigger finger hand, tapos isang set din yan ng para weapon holding hand para sa progressive knife. Tapos tong kami na to para sa pag-grip niya ng ET field. Ayan. So ito yung progressive knife niya. Medyo plain nga lang yung kulay. Ayan. Pero may kasama siyang decal. So lalagyan niyo siya sa kamay. Ito, ganyan siya. Open niyo, tanggalin niyo yung kamay doon. Tapos ilagay niyo siya yan. Ayan. Naka certain angle siya paglagay doon sa kamay. Ayan. Ipe-peg niyo lang ulit yung daliri pabalik. Ayan. Tapos ito naman yung fold-up version ng progressive knife para i-store doon sa shoulder niya. So pag i-store naman, ganito lang. I-open nyo lang tong green part na to. Ayan, open nyo yan. Tapos i-store nyo lang siya doon sa loob. Meron niyang opening doon. Ayan, ha? Hirap ipasok. Ayan, yan. Ayan, pag nilagay nyo siya dyan, i-close nyo lang to. Okay na. Naka-store nyo siya doon sa loob ng Evangelion. Ito guys yung palette rifle niya. Ang ganda ng palette rifle niya guys ha. Yung kulay. Ayan. Hindi boring tingnan kasi ang ganda ng kulay niya. So pinanilin ko nga pala to. Ayan. Tapos ang ginamit ko sticker dito is itong yellow na to. Tsaka yung chrome. Ayan. Then the rest is puro plastic na yan. Kaya ang ganda. Tapos ganun din. Pag ilagay niyo siya sa trigger finger hand, ganun din. Open nyo yung hand, tanggalin nyo yan peg, tapos i-align nyo lang siya yung peg dun sa rifle, yan, tapos i-close nyo lang ulit, peg nyo lang ulit yung mga daliri, ayan. So syempre hindi mawawala ang kanyang umbilical cord, ayan. All plastic din yan ha guys, wala yung sticker. Tapos ito yung kasama sa DX version, yung transport platform nya, ayan. So, nilagay ko lang sticker dito is yung nasa baba. Ayan. Para lang hindi siya puro green. Big chunk ng plastic nga pala to. Ayan. So, ayan siya. So, meron din siyang articulation, no? Pwede nyo hilahin to ma-extend pahaba. Ayan. Medyo masikip lang. Ayan. Tapos ito, pwede nyo hilangin pa baba. Extend nyo rin. Ayan. Ito, ganun din. Pwede nyo extend dyan. Ayan. Tapos ito, extend nyo rin ito. Ayan. And so guys, subuhati siya ilagay doon sa transport platform. Supposed to be, i-align nyo to. Yung back armor nyo dun sa arms, i-align nyo. Tapos, itong shoulder armor nyo, i-align nyo siya dito. Ayan. Pero honestly guys, ang hirap niyang gawin. Mukha lang siyang simple, pero pagkakabit siya dito, ang hirap. Ever since na nabuko yung transport platform, hindi ko pa siya nakakabit dun. Ito yung umbilical cord. Iko-connect nyo siya dun sa likod ng Evangelion. Tapos, yung other end niya is ipa-plug nyo dun sa base. Ayan. Ayan, ganyan siya. Ayan. Medyo mahirap nga nang talagang ikabit, guys. Hanggang ganyan lang nagawa ko. So, verdict natin sa Real Grade Evangelion. In terms of details, articulation, plastic separation, ang ganda. Wala akong masabi. Siya, masasabi ko siguro, siya yung the best na model kit ng Evangelion to date. Para sa akin, ha. Ang ganda kasi, tapos, ayun nga, undergated pa yung mga armor parts. So, may re-recommend ko talaga siya, lalo na kung fan ka ng Evangelion. Yun nga lang, kasi, since real grade siya, marami siyang parts. So, kung hindi ka pa nakakapagbuo ng model kit is, baka mahirapan ka. Pero, kung tsatsagin mo siyang buuin, kahit yung regular version lang, ang ganda niya pag dinisplay, guys. Ayun, so, sana nagustuhan yung review natin, no? Kung gusto nyo ng ganitong figure or any other collectibles, check nyo yung shop na binibilang ko, yung Hobby Toys Laguna, tsaka yung Figure Hands Unlimited. Ayun guys, sana nagustuhan nyo yung bagong setup natin. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na review.